Dito tayo ngayon sa tropa, sa talalop, mga kalapatids. Gagawin natin yung kanyang lock. Yun nga mga kalapatids, nilagay na natin yung pinto ng kanyang lock. Galing lang yan sa dati niyang lock mga kalapatids. Kinuha lang natin, tapos sinalpak natin yan. Sinukat lang natin yan mga kalapatids. Yun mga kalapatids, bali part 1 lang to ng ating pagtulong sa paggawa ng lock para kay talalop mga kalapatids. So ito yung part 1 natin. So malapit na sanang matapos. Yero na lang, stigmating na lang kulang yan. Viewing, aviary, yan na lang yung kulang yan mga kalapatids. At pwede niya nang ipasok yung kanyang mga ibon sa loob. Pupunta yun yun? Saan ba bukid yun? Doon sa ano? Karilapson. Ano ginagamit yung nip? Siwan? Alam niyang ginagamit yung nip? Baka may hulin pa dahil papa ko. Dito tayo sa loob ng lock. Ayan, yung kanyang release-an, konti na lang.
Palan mo na rin to. Ito pa pala. Yan mga kalapatids, nakikita nyo, ayari na yung ating DIY lock para sa tropa natin na si Talalok mga kalapatids, kay Brother Alvin Tala mga kalapatids. Yan yung aviary at yung kanyang landing board. Nilaparan na rin natin para diretso dun sa kanyang trapdoor mga kalapatids. Yan yung pinto, okay na rin, goods na rin, panggilid, okay na rin. So, hindi pa tapos siya mga kalapatids. Meron pa kami ilalagay dyan yung diretso para hanggang sa bubog. Tingnan nyo mga kalapatids, oh. Kasyang kasya tayo sa loob mga kalapatids. Mas matangkad sa atin yung dock mga kalapatids. Nang sa ganun ay malaki yung liparan na nagagawa at comfortable yung ating mga ibon mga kalapatids. O yung kanyang ibon mga kalapatids. Yan, nilinis na rin namin yung flooring. Yung lapag parang nang sa ganon ay komportable na yung mga ibon. Yan mga kalapatids, yung kanyang lock, so wala man isang libo yung kanyang nagastos dyan mga kalapatids. Dalawang steel mating lang, alambre, yun lang ang kanyang binili mga kalapatids.